Gemini, hi, welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin kung ano yung energies na parating sa inyo ngayong full moon in Capricorn na tinatawag rin nilang strawberry moon. So ito yung mangyayari ngayong June 22, 2024 at 9:07 ng umaga Philippine time. So if you are living outside of the Philippines, i-check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng full moon sa inyong lugar. And if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, Gemini. Itong full moon in Capricorn ay mangyayari sa inyong 8th house. Okay, medyo challenging para sa iba. Okay, iba-iba naman kayo ng placements. But for some of you, there could be an ending. Okay, ending of a situation, relationship na you feel na it's time to go, it's time to end. Pwedeng ano yan eh. Magkakaroon ng trigger point. Pwede kasing matagal na tong issue, matagal na tong problema na hindi nyo hinaharap. Hanggang sa boom, biglang may pag-aaway and then eventually, it will lead to separate lives. No? So, kumbaga, maghihiwalay. Pwedeng sa romantic partner, business partners, pwedeng sa kaibigan, someone who is close to you. So, any type of relationship that you have. Okay, this can be a bit challenging. Pwede kasi nga isa sa problema rito related sa pera, related sa mga ari-arian, resources, may mga hindi na pagkaunawaan. And also, meron tong trine, yung moon, trine sa Mars, which is in your 12th house. It will, ano, ito yung mga pinipigilan mong pag-usapan, iniiwasan mo na ideal kasi alam mo kung saan napapunta yun eh. Oo, let's say, umiiwas ka na makipag-usap sa kapatid mo, sa kapamilya mo, sa person mo, about money, about sa pera, or any issues ninyo together, power struggle. Kasi alam mo na kapag na-trigger ka, pwedeng mag-end yung connection nyo, pwede mong i-cut off tong person na to sa buhay mo. And this might lead to emotional stress para sa iyo. Pero para sa iba, hindi niyo na 'to maiiwasan. Darating at darating yung time na kung sino, ano, yung kailangan na magstay at kailangan na umalis. Mangyayari talaga. Yun nga lang, this can be a bit dramatic or painful. But you know, that's part of the transformation natin. Na may mga bagay na kailangan tayong pagdaanan para ma-realize natin kung ano ba yung dapat na, kung ano yung makabuti para sa atin. Okay? Eighth house is also about investments. So, pwedeng meron ka nang iiwanan or ibibitawan na investment na sa tingin mo hindi na siya nakakatulong sa'yo or hindi na, kumbaga nakakabigat na lang sa'yo. For example, nag-try ka na kumuha ng sasakyan, tapos for a few months, kinakaya mong bayaran. Kaya lang dumating dun sa point na masyado nang mabigat para sa'yo. So, I feel like there are some sacrifices that you need to do para makagaan sa pakiramdam mo, lalo na sa finances mo. So, yung iba, ilo-let go nyo na yon. Or yung mga bahay na tinitirhan nyo. Let's say, nangungupahan ka, no? Maganda yung bahay, pero malaki yung upa. So, pwedeng meron ka mga adjustments na lilipat ka sa mas maliit na bahay, at least makakagaan sa finances mo kasi mas mura yung binabayaran mong renta. So, kumbaga, makakabawas yun sa mental stress mo na lagi mong iniisip. Sample lang naman yun. But this can be a business as well, no? Yung business na sinusubukan mong i-revive, i-save. Kaya lang parang doon na, parang nagli-leak na yung pera mo, yung resources mo doon. Eh. Nauubos lang na nauubos, pero walang pumapasok na pera. Then, it's your decision now to let go. And charge that to your experience na, okay, talagang baka hindi para sa akin, ganun.
Knight of Swords. Yeah, it feels like, ano, nawawala na kayo ng patience. Oo. Na situation nyo. Some of you will be cutting off people from your life na sa tingin mo, burdensome na sila or someone na nagtitake advantage na lang sa'yo. Na lahat inasa na sa'yo kahit na capable naman siya na asikasuhin yung sarili niya. Yeah, with the World card, this is ending a chapter of your life. But it doesn't mean na may mga painful endings. Although merong painful endings, but some, ito yung endings na necessary. Kasi you have realized na kapag in-end mo yan, it will bring something good sa buhay mo. So there's also a new source of happiness coming in. Pwedeng bagong relationship na darating sa'yo after mong i-let go yung toxic partner mo. Or maaring merong bagong opportunity like a source of income that will make you feel happy after mong i-let go yung business na hindi na nagwo-work or hindi na kumikita. Okay? So, through the help of your family as well, may mga tao ring very supportive sa mga ginagawa mo. Okay? Do not settle for anything less than what do you deserve. Yes. Yung iba kasi nag-overthink. Hindi pa problema, pero problema na. So parang nag-a-add yan sa stress ninyo. So iwasan nyo yun. Huwag nyong ayusin ang mga bagay na hindi naman nasisira pa. Diba? So, yung iba sa inyo, meron kayong gift na parating, oh. Yung masasabi mo na, ay, wow, this is a great gift from God sa career mo. So, maaring bagong opportunity. Some of you, pwedeng ito ay opportunity sa social media, content creation, or any work, career related sa entertainment. So, doon mo pwedeng ano pala, na-discover mo sa sarili mo that you can be a good entertainer. Sa social media, sa TikTok, any platform, 'di ba? Maraming ways to earn money. But sa relationship, you are focused on taking care of yourself. I think umiiwas ka ngayon sa mga compromised relationship, let's say meron ng pananagutan. Oo. Lalo na kung ano, parang nagsisimula pa lang, kayang-kaya mo pang tumalikod dyan eh. Kasi sa totoo lang, yung mga taong may karanasan na sa pagiging may asawa, sila yung magagaling talaga na ano, na makipag-usap, they know how to treat the other person well. Oo, magaling sila dyan. Magaling sila mag-express ng feelings nila na talaga mapo-fall ka. So, that's why if you're single, kailangan maging maingat ka sa taong pakikisamahan mo or someone that you will get into relationship with, no? Oo, kailangan kilala mo siya. Background check mo. Yung iba kasi pwedeng lapitin talaga ng mga ganyan eh, no? Lalo na if you are really attractive. You know how to take care of yourself. So, yeah, medyo maging maingat sa mga ganyan. Kasi 12th house is also about anything hidden. So, pwedeng maging prone ka sa mga relasyon, connections na kailangan itinatago. Okay? Prosperity lies ahead. Wow. So, if you will focus on your career, your finances, merong ano, merong blessings coming in sa'yo. Full moon in Leo, go wild. Be more adventurous in your creative aspects. Confidence is your key to success. Ayan. Kung ikaw ay confident sa sarili mo, it doesn't matter kung merong mga taong magustuhan ka o hindi. Kasi alam mo sa sarili mo that you are true to yourself at ikaw dapat yung number one na fan mo. Ikaw yung dapat number one na nag-a-appreciate sa sarili mo, sa kakayanan mo.
And then everything will follow kasi they will see it to you. Eh. Makikita nila sa iyo na, uy, itong taong to, confident, no? Talagang magkaiba kasi yung yabang sa confidence. So yung confidence is you accept who you really are. You are secure. Okay? So that is your reading, Gemini. Thank you so much. Bye!